Hi everyone! Welcome back to my channel. At ngayon, atong itong si Gabriel nga ay nagpapakita ng kanyang sweetness sa kanyang family. Kung kaya naman ay pinapatunayan niya hanggang sa ngayon na siya ay pabor talaga dito or magbabawi siya sa kabila ng dalawang dekadang nakaraan ng pagiging malamig kina Hope at kay Elif. So ngayon ay nagluto ito si Gabriel ng pagkain para sa kanyang family, kasama si Nanay Lucine, para ipaghanda si Hope at Elif sa pagkainan ng isang masarap na pagkain. So natuwa naman itong si Elif at si Hope nang kumain na kasabay itong si Gabriel at si Nanay Lucine, na kung saan si Gabriel pa ang nagluto ng kanilang pagkain. So itong si Gabriel at si Elif ay masaya ngayon na nagsasama kasi nagkabati na sila at pumunta nga sila ng nag-date pa sila. Ayan, nag-date itong si Gabriel at si Elif, na kung saan naman ay tiyempo na nandoon itong si Marisa sa restaurant na kung saan sila pumunta. So nakita sila ni Marisa at naiyak itong si Marisa dahil na ay akala niya sa nakaraang ilang taon, akala niya naluluksa itong si Gabriel dahil sa pagkawala nilang dalawa ni Jacob. Subalit sa nakita niya ngayon ay nagkamali siya dahil nakita niya si Gabriel ay masaya na kasama itong si Elif. Subalit hindi niya alam na nagluksa naman talaga itong si Gabriel ng ilang taon at ngayon lamang nakapag-realize na ayusin ang kanyang family kasama si Elif at si Hope. At ngayon nga dahil nga sa nakita sila ni Marisa ay nagkaroon na naman ng hinanakit itong si Marisa dito kina Gabriel at kay Elif. At ngayon nga itong si Ibo ay tuwang, itong si Jake ay tuwang-tuwa nang makita niya si Ibo na bumalik na dahil dinalaw ni Marisa itong si Jacob doon sa puntod na kung saan niya iniwan ito sa kakahuyan. At ngayon itong si Marisa ay nagpakita ng kalungkutan at ng pag-iyak dito kay Jake. Kung kaya naman itong si Jake ay sinabi dito kay Marisa na sa susunod na pupunta siya doon kay Jacob ay kasama dapat siya para sila ay magsama-samang tatlo. At niyakap na lang ni Marisa itong si Jake nang sabihin yun. At ngayon nga itong si Jake ay inimbita na nga itong si Hope para dumalaw sa kondo ng kanyang ibo dahil na gustong makita o makilala ni Marisa kung sino man ang babae na kinakahuli niya nitong si Jake. So ang ginawa ni Jake ay papakilala niya talaga itong si Hope at sinabihan niya ito na itong si Hope na iniimbitahan siya para ipakilala sa kanyang ibo. At ngayon ay ito naman si itong si Hope ay hindi naman tumanggi at natuwa pa nga dahil ipapakilala siya nito. So ganun yun ang mangyayari, papakilala ni Jake itong si Hope kay Marisa. At habang itong si Gabriel at si Elif ay masayang nag-date na hindi nila alam na nakatingin sa kanila si Marisa. At ngayon, itong si Nanay Lucine ay habang naglilinis sa bahay ay dumaan ang isang kotse na kung saan doon ay nakasakay itong si Marisa. So dinaanan ni Marisa ang bahay ni Nanay Lucine na kung saan ay natanaw niya doon sa isang bintana itong kanyang ina na si Nanay Lucine at nasabi ni Marisa sa kanyang isip habang nasa kotse siya ay makukuha na kita inay balang araw. So
itong si Melusine ay parang tinutuban din at napatingin na lamang sa nakapark na kotse. Pero hindi niya naman talaga nakita si Marisa. At isang araw nga itong si Nanay Leslie ay namulila kina Jacob at Marisa at gustong gusto na niyang makita kasi namumulila na siya habang hawak niya ang litrato nitong si Marisa at si Jacob na itanong ni Nanay Leslie sa picture na miss na niya ang mag-inang si Marisa at si Jacob kailan daw niya makikita uli at dadating itong si Marisa. So, labis ang pangungulila ni Nanay Lucine kahit nakasama niya na itong family ni Elise, si Hope at si Gabriel. Siyempre, iba pa rin ang kanyang tunay na anak na si Marisa at ang kanyang tunay na apo na si Jacob. So, ngayon ay ipapakilala na nga ni Jake, dinala ni Jake ang kanyang kaibigan na si Hope sa kanilang bahay at itong si Hope naman ay malugod na nakipag-shake hands dito kay Marisa. At si Marisa, syempre alam niya kung ano ang pangalan ng anak ni Elise ay Hope. Kaya nagtaka ito at hindi pa rin siya nagpakita ng galit dito kay Hope kasi kakakilala niya pa. So thank you so much for listening to my story. Bye!